I-overhaul na sana yung motor ko. Pero wait, bali ito pala yung part 2 ng pagpaparinyo ko sana sa LTO na nauwi sa pagkasira ng motor. Ito pala ang nangyari pagdating ko dito. Nagpapa-emission si Insan OV ng mga oras na to. Binuksan na yung panggilid ko at ayun na nga nakita nila yung pump belt, putol at may sunog. Siyempre, pinalitan nito. Kailangan bumili ng bago. 900 pesos, may discount na ako kay ma'am. Gasgas na din pala yung pulley kasi stock to, 4 years na rin. Kailangan nang bumili ng bago. Naghahanap ako ng mas mura. Kaso, ang meron lang sa kanila ay yung worth 3,000. Pero binigay lang nila sa akin ng 2,850. Ito pala ay RS8. So ayun na nga, umalis muna ako sa shop para magpaprint ng sticker. Kasi nga kailangan ko yon para sa emission. At nagbayad ako ng 100 para sa sticker na yon. Pagbalik ko, kinakabit na yung pulley. Kaso hindi makabit ni Pops. Kasi nga daw na loose thread ang kabitan nito. At ito ang sabi ni Pops. Ayun, ayun mga boss. Mapapaano tayo ngayon? Bali merong sinasabi si boss. At sabihin natin. Boss, ano yung recommendation mo dito kanina? Matret. Overall yan. Overall. So, ibig sabihin tatanggalin yan. Makakano yung... Bali ang pabayaran nila, ang pabayaran mo lang sa trip. Kasingin nila. Okay. Tapos sa bag class. Yung overall niya, sa'yo na lang, babayad ka ng 1.5. Babayad mga 2,000. Mga 2,000, ganyan. Hindi na ako pumayag kasi nga wala akong pera at i-overhaul pa. Kaya ayoko. Nag-stop ako doon at tinulak namin yung itong motor papuntang Datul Moto Parts dito sa May Delphin. Update. Nakarating na ako tapos bumalik pa si... Bumalik pa yung kasama ko kanina. Tapos kinuha niya yung ibang cover kasi nakalimutan ibigay kanina. Dito na namin nahalata. Dito na ako kami ngayon sa May Datul Moto Park. Dito na naman na, dito na lang namin ipapayos kasi yung recommendation ni boss. Iyano pa daw eh. Tatanggalin pa daw yung body dito. So hindi na ako pumayag kasi walang pera. Sabi naman ni Boss Kirk, kaya naman niyang iyanuhin dito. Kaya gawa ng paraan, so subukan natin dito. Bali, ang gagawin mo, iwan ko na lang yung motor dito. Tapos si Boss Kirk na yung titira dito. At nakausap nga si Boss Kirk na kaya naman daw niya itong tirahin kahit na hindi tayo overhaul. So ayun, iniwan ko yung motor at bumalik ako kinabukasan. So ayun, Beros, nilabas ko na yung motor. Bali, nakagastos lang ako dito ng 1,730 dun sa pulley bushing 350, locking nut 350, tapos dun sa service sa retreading 1,000. All in all, gumastos ako ng 5,500 mahigit at ang ending, hindi ako nakapagparinyo ng papel kasi wala na nga akong pera. So lahat naman siguro tayo nakaka-relate ng ganito, no? Kaya ang malaking natutunan ko dito, upabayaan ang motor, huwag hintayin na masira, dapat kung kailangan i-maintenance, i-maintenance. Kung kailangan magpalit, kailangan na magpalit. So, disclaimer na din, no, kasi wala akong masyadong alam sa mga motor, sa mga parts ito at sa pag-ayos. Kaya, pinipilit kong magtanong sa mga kaibigan, sa mga tropa, kung ano pang pwedeng gawin sa mga motor. So, hanggang dito na lang muna, mga paps. Sana may nagtunan kayo. Maraming salamat. Ayun. Shoutout pala kay Jan Polkedeng ng taga-Moldero dito sa May Tumawili, na palaging nanonood ng ating video, at shoutout din sa kanyang girlfriend daw. Shoutout sa inyo, ingat kayo palagi. Maraming salamat sa pag-subscribe.